talaga kita o hindi lang talaga matanggap ng ego mo yung mga sinasabi sa'yo ni Leon. Di na ako yung Christine na minahal mo. Nagalaw na ako ng ibang lalaki. Kaya ngayon, Jordan, tatanungin kita. Matatanggap mo ba lahat ng to? Ngayon, alam mo na kung ano ang totoo? Tyra? Tay? Kaya naman pala amoy bilasa dito dahil may bilasang isda. Alam mo, baka naamoy mo yung sarili mo. Because the last time I checked, hindi ako yung naghubad pero pinalalayas pa rin ang asawa ko. Bago ka bumalik, kasal kami ni Jordan. Tanggapin mo na na hindi ka na niya babalikan. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Homewrecker! Ako? Oh, I'd say you're about 18 weeks pregnant. Basta alagaan mo lang yung sarili mo. And the baby will be healthy too. 20 years of joy pa ba yan? Magkakababy na kayo ni Jordan ulit to. May nangyari kasi sa amin ni Leon bago ako makaalas sa puta. Sorry. Kasi parang natatakot pa akong umuwi. Hindi ko pa kayang harapin si Jordan. Lalo na ngayon may posibilidad na kay Leon to. Sandali lang. Kuya, sorry. Hindi na po kami sasakaya. Pasensya na. Hindi pa naman tayo sigurado na si Leon talaga yung naman ang dinadala mo eh. Kasi ano ka ba? Yun yung nakita natin sa ultrasound. Saka sabi ng doktor, 18 weeks na akong buntis. Ibig sabihin nun, mahigit 4 na buwan na, nasa kuta pa ako nun. Kaya talagang pwedeng kay Leon yung dinadala kong bata. Basta sa pagkakaalam ko, Kas, hindi na ganun ka-accurate ang bilang ng buwan sa ultrasound kapag nasa second trimester ka na, okay? Just try not to jump into conclusions first. Ngayon muna tayo. Basta ka sa'yo kung munang may makaalam. Huwag mo munang sabihin kay Jordan, ha? Naman tayo. Hanggat hindi pa ako sigurado kung kanino yung baby na dinadala ko, ayoko munang may makaalam sa kondisyon ko. Okay? Cuz, di pa kakagaling nyo lang sa malaking away ni Jordan. Hindi ba natatakot na mag-away na naman kayo pag naglilin ka na naman sa kanya? Sige na. Ngayon lang. Hindi mo pa rin makontakt si Christy? Nakapatay pa rin yung telepono niyo, May. Sinun eh, tinawag ako, and it cannot be reached. Maano bang paalam niya sa'yo? Ang sabi lang sa akin kanina, meron lang daw silang bibili ni Nonet sa grocery. Pero kanina pang tanghali yun. Ewan ko't sa dalawang yan, bakit kung may dadaanan sila, bakit hindi sila nag-text? Di sila dapat umalis, Ma. Alam ko. Delikado sitwasyon ngayon eh. Asawa mo matigas din ang ulo eh. Naku, Sir Jordan, ano na po yung gagawin natin, Sir? Baka ma'am napano na po si Ma'am Christy. Oh, kamag-isip na ganyan. Ma, hihingi tayo ng tulong sa polis para hanapin sila. Sige, sige. Hello? Yes po. At nawawala kasi yung asawa ko, sir. Hindi namin... Jordan Mananzala. Unting tiis na lang, anak. Magkakasama na tayong ulit tatlo ni Christy. Tay, itigil niyo na yung paghahabol dyan kay Christy. Inilalagay niyo lang yung sarili niyo sa panganib eh. Oh, mabuti na lang di kayo napuruhan nung nabaril kayo. Paano kayo magpapagamot, Tay? Alam mo na hindi ka makakapunta sa ospital kasi wanted ka, di ba? Eh, huwag kang mag-alala. Tinutulungan naman ako ni Shire. Sino pong Shire? Kapatid ko. Tita mo. May bahay siya dito sa Maynila. May buhay pa po tayong kamag-anak. Hindi po ba siya natatakot madamay sa gulo?
Wala naman siyang magagawa. Hindi siya makakatanggi sa akin dahil malaki yung utang na loob niya sa akin. Pero Tay, kahit na may tumutulong sa inyo, mali pa rin yung ginagawa niyo. Nananahimik na si Christy pero pilit niyo pa rin hinahabol. Lalo lang titindi yung galit nun sa inyo. Kaya kahit masira niyo yung relasyon nilang mag-asawa, malabo nang magustuhan ka ulit ni Christy, Tay. O, yan ang gusto mong gawin ko. Pabayaan ko nilang mawala sa akin si Christy. Ha? Eh, asawa ko siya. Pamilya natin siya eh. Tay, mahirap mang kalimutan niyo na lang si Christy. Huwag niyo na lang ipilit kung ayaw niya. Maaari pa rin naman tayong maging pamilya kahit wala siya. Pwede naman tayong magpakalayo, Tay. Kung saan di tayo matutuntun ng mga militar, doon pwede tayong magbagong buhay. Ayaw niyo ba nun, Tay? Anak, gusto ko naman ng tahimik at payapang buhay. Gusto ko ng talikuran ng buhay ng karahasan at makasama yung mga taong mahal ko. Pero hindi yun mangyayari hanggat hindi tayo kumpleto at hindi tayo aalis hanggat hindi ko kasama si Bangus. Hindi ako titigil hanggat hindi kumpleto yung pamilya natin. Kanina pa namin di makontak kay asawa ko, nag-aalala na kami, sir. Daddy, ba't ang dami po, please? Did something happen po ba? Anak, everything's alright, ha? Huh? Play ka na lang muna sa room mo. Mommy will be home soon, I promise, ha? At Melody? Yes, po, sir. Hindi ka na, Tori. Naglalaro tayo ng mga basa party. Stay in your room, ha? Melody, huwag mo papalabas. Sir, padala na tayo ng tao para hanapin yung asawa ko. Please, please, gawin niyo lahat ng makakaya niyo para maibalik yung anak ko dito. Baka mamaya hawak na siya ni Leon. Ayoko mawala ulit ang anak ko. Huwag mo kayong mag-alala, ma'am. Itinimbre na ho namin sa mga nagpapatrol ng kapulisan natin sa Kamaynilaan kapag wala ni Mrs. Manansala. Kung may makakita man sa kanya, ay ire-report na lang ho agad sa amin. Babe, yeah. Ma, andito na sila. Christy! Christy! Ma'am! Oh! 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 What the hell, baby? Why did you We are so worried! Ano nangyari? Sakay nagpunta! Sakay nagpunta! Ano ba kasi nangyari, babe? Sakay nagpunta? Pasensya na kayo. May pinuntahan lang kaming importante ni Nonet. My goodness! Saan yan? Saan? Baby, dito ka. Nagpasama lang ako kay Nonet. Pumunta lang kami sa school kasi kailangan kong mag-turn over dun sa teacher na papalit sa akin. Napag-isip na po kasi ako, ma, hindi na po muna ako babalik sa pagtuturo. Masyado pa kasing delikado yung sitwasyon. Yan lang ba talaga ang dahilan? Kanina pa kami tawag na tawag sa inyo. Pares pang patay yung cellphone ninyo. Sorry, babe. Kasi nalubat kami ni Nonet eh. Eh, wala naman kaming dalang charger o kaya power bank pareho. Sir, pasensya na. Ponce alarm eh. Sorry talaga. Salamat ha. Hello, sir. Mauna lang ako kami. Sige, thank you. Babe, sorry ah. Sorry pa dalos-dalos ako, ma. Eh, pangako po, hindi ko na ulit yung gagawin. Babe, next time pag-aalis ka, sasabihin mo sa akin para ako mismo yung sasama sa'yo. Kapag nandyan sila yung sa paligid, mapuprotektahan man lang kita. Pasensya na ulit, babe. Hindi na mauulit.